know. Bakit ako nawala? It's a very long story, pero here it is. Last year, bago mag-bear months, may natanggap akong mensahe around 6 a.m. Alas 6 ng umaga, napakaaga, na namatay raw ang isang homeless na tinulungan namin. Agad-agad kaming pumunta ng asawa ko dun sa lugar, at pagdating ko dun, I was really disappointed with what I saw. I was so angry, but I just controlled my emotions noong mga oras na yon. Nagalit ako dahil ginawa ko kasi lahat para tulungan ang taong yon. Nakiusap ako ng maayos sa pamilya niya, na sana'y bigyan siya ng komportabling buhay dahil matanda na siya. Dinala ko pa ang dalawa kong abogado nung kinausap ko yung pamilyang yon. Kaya laking gulat ko nung nakita ko siyang namatay bilang homeless. May sakit. She was in pain. Nandun sa tabi ng kalsada, sa malamig na kalsada. Bakit siya namatay bilang homeless? Yun yung tanong ko eh. Yun eh. Bakit? Akala ko kasi okay na ang lahat nung nag-usap-usap kami ng pamilya niya. Pero obviously, hindi pala. Siyempre, namatay siyang homeless eh. Diba? Pandemic pa yun. Kaya mahigit isang taon ho akong tumahimik about this. I kept quiet. Until now. Wala akong pinangalanan sa video, pero ilang araw matapos kong i-post ang video na yon, may natanggap akong demand letter. Ito po yun. Galit na galit. Nag-email po si Donalyn at kanyang abogado asking me to delete that video dahil nasisira raw ang kanyang reputasyon. Question number one. Bakit? Guilty ba siya? Guilty ka ba? Question number two. Guilty ba si Donalyn sa nangyari kay Nanay Josie na nakita ng dalawang mata ko na namatay sa tabi ng kalsada bilang homeless under their care? Instead of talking to me and telling me kung bakit namatay ang lola niya bilang homeless after I turned her over to them, binigyan pa ako ng demand letter. Gusto yata akong patahimikin. Kaya ngayon, hindi ako tatahimik.